Okay. So, meron ba tayong viewers? Okay, maghintay po muna tayo ng viewers, mga ka-FB, para po may start na po natin yung atin pong repair demo of the day. Ito po yung ating featured repair. So, sa mga subscriber ko sa YouTube, tune in lang po kayo para po magkaroon na naman po kayo ng idea kung paano po natin nare-repair ang isang motherboard na no power. Okay, so mag-i-start na po tayo sa ilang saglit lang po. For the meantime po muna ay habang naghahanap po tayo ng atin pong viewers. Okay, by the way pala, ito yung first time na ako po ay mag-live sa FB. So, kung mayroon man mga bagay na makikita po tayo mga lapses dito sa ating first streaming o first live streaming po natin, so ma-address po natin yan next live natin. So ngayon, nakaka-encounter po kami ng mga technical difficulties kagaya ng medyo mabagal yung response ng computer, medyo mabagal yung response ng ating camera, nagkakaroon ng blur, at yung internet po natin ay bumabagsak. Pero next, ano natin, may address po natin yan. Kaya lang sa ngayon po ay isa po sa mga problem po natin dahil hindi pa po pumapasok ang fiber connections dito sa loob ng SM City, Lucena. So, nagtsatsaga po muna tayo sa ating internet. Brought to you by PLDT. LTE. Okay, so okay, ilang saglit pa, pero bago po yan ay magpiplay muna tayo ng isang video para po sa mga nais mag-build ng kanilang gaming package. Ito na po ang ating video. Okay, welcome back po tayo sa ating video laptop repair. Ito po ay live streaming. So, papakita ko po sa inyo ngayon ang isa pong paraan ng pagre-repair po ng isang laptop. Ito pong laptop natin ay no power. So, ito po ay akin na pong binaklas. At para mas madali po at yung ating pong video ay hindi po ganun kahaba kasi yung ating camera po ay umiinit. So, hahabulin po natin. GoPro, bakit umiinit yung camera nyo at bigla na lang namamatay? So, ito na. Okay. Check natin. Magre-ready po tayo ng ating pong power supply. Blue tip. Ayan na, okay. So, mayroon tayo dito ang power supply. So, ito pong power supply natin ay bench type power supply. Okay, pakita po natin. Okay, yan po ang ating bench type power supply. Siya po ay 9, meron tayong preset voltage na 19 volts, 5 ampere. So, i-on po natin. Okay, so ang gagawin po natin ngayon ay atin pong i-plug. Usually po ang HP pag pina-plug po natin ay nagkakaroon po siya ng power lead indicator dito mismo sa kanyang DC jack. Okay? Okay, so papansin po natin wala po siyang lead indicator dito sa kanya pong DC jack. So ibig sabihin wala pong 19 volts na pumapasok sa loob. At wala po siyang feedback. So, ano pong gagawin po natin sa mga ganito pong problem ng HP? Okay.
So, ang gagawin po muna natin ay magte-test tayo kung hanggang saan po nandun yung atin pong 19 volts, bakit hindi pumapasok sa atin pong motherboard. Okay, so ready po natin, multimeter. Okay, so manonotice po ninyo dito po sa atin pong multimeter. So, iche-check po natin kung may 19 volts po tayo dito. Okay, first, check po muna natin yung atin pong adapter. Kung meron po tayong 19 volts. Okay, pansin nyo po, meron po tayong 19 volts dito po. 19 volts. Okay, check. Okay, may 19 volts po tayo. So, ipa-plug po natin. Wala po siyang pumapasok na 19 volts dito sa system. Kaya po hindi po siya nagkakaroon ng adapter AC indicator na meron siyang charger. Okay. Ito po ay part 2 ng akin pong uploaded video vlog sa YouTube. So, later po, i-upload din po natin ito sa YouTube. So, i-check po muna natin. Guys, sa mga bagong technician dyan, sa mga newbie. So, ito po yung videos na para po sa inyo. Okay? Check natin. Okay. So, nandito tayo ngayon sa main power rail. So, ito troubleshoot natin yung kanyang main power rail. Okay. So, meron tayong probe. Black negative and red is positive. So, ang gagawin po natin ay ito pong ating black probe ay ilalagay po natin siya doon sa ground plane. Ito po ay ground plane. Ito po ay ground plane din. Okay. Lahat po ng ito nakikita nyo, yung merong copper color na to ay ground plane. So, dyan po natin ilalagay yung ating ground probe. So, pansin po ninyo, tayo po ay nasa, okay, voltage tester o voltmeter. So, check po natin. sa DC jack. Okay, aha. Adjust. Okay, dun sa kanyang DC jack. Okay. Check natin kung merong 19 volts. Okay, meron po tayong 19 volts dun sa DC jack. So, babalik tayo natin motherboard at doon po natin makikita yung kanyang pinaka main power. Ito po, main power po ito. So, sa model po na to, mayroon tayo ditong ito po ay diode. So, itong diode na to, yung other part niya is connected dun sa ground. Then sa kabila naman ay connected sa positive. So, meron po tayo ditong 19 volts. So, ito po yung kanyang diode, you know? Connected po ito sa atin pong 19 volts dun sa ating DC jack. Tapos, meron po tayo ditong primary MOSFET. Tsaka, ito meron tayong secondary MOSFET. So, check natin. Okay, nang malapitan. Okay. So, try natin kung saan, baybayin po natin to kung saan po tumigil po yung ating 19 volts. So, start po tayo dito sa kanyang primary MOSFET, 19 volts. Pansin po ninyo, dun sa drain side ng atin pong primary MOSFET may 19 volts. Check natin dito sa output side. Ito po yung source ng ating primary MOSFET. So, papansin nyo po ay meron po siyang reading na okay, 0.8 volts. 0.8 volts, hindi 19 volts. Bakit? Kasi ito po ay kanyang protection MOSFET. First
MOSFET, ito yung protection MOSFET niya. Kapag ka mayroon pong short or faulty parts or component dito po sa atin pong motherboard. Okay. Position natin yung camera. Kapag meron pong faulty dito sa isa sa mga components sa ating motherboard, yung atin pong primary MOSFET, nag-act siya as parang protective fuse. So, hindi siya nagsusupply ng power dito sa loob para ma-prevent yung pagkasira o tuluyang pagkasira ng ating circuit o motherboard. Okay, gaya na sinasabi ko kanina, namatay na po yung isa nating camera. Yung nakatutok sa akin. By the way, sige. Okay lang. Okay, patay na muna natin. Okay, so balik tayo dito. So yung problem po natin ay wala tayong 19 volts na pumapasok dun sa ating main power rail. Okay, tutok natin yung camera para mas maganda. Okay, focus po muna tayo dito. Okay, from adapter, papasok po siya dito sa ating pong DC jack connector. So, ito po yung directly connected dun sa ating 19 volts. Next, nandito yung power primary power MOSFET. So, check natin. Gaya na sinabi ko kanina, no, meron siyang 19 volts doon sa kanyang drain side, which is yun yung pinaka-input niya. Then, dapat po tatagos po dito yung atin pong 19 volts. Kaya lang di siya tumatagos. Bakit po ganito? So, i-check natin kung mayroon pong faulty components na nasa within primary power rail. Ito pong importante. I-check po muna natin itong ating... Okay, tanggalin po muna natin to. Ang next na gagawin po natin ay... Okay. I-check po natin kung mayroon siyang shorted. So, balik po tayo dito sa atin pong tester. Siset po natin siya sa buzzer mode or diode mode. Pero prefer kong gamitin is yung buzzer mode para malaman ko yung resistance ng isang component kung siya ba ay 0 ohms or mayroon siyang mataas na resistance. So sa ngayon, i-check natin kung shorted po yung atin pong ito, yung kanyang first MOSFET. So, hindi siya shorted. Pag shorted siya, ganitong nangyayari. Siya po ay nag-beep. Okay, check natin. Hindi siya shorted. Doon sa second MOSFET, hindi rin po siya shorted. So, lalabas po siya dito sa secondary MOSFET. Okay, hindi rin siya shorted. Okay, check tayo. Punta tayo doon sa kanyang 19 volts power rail. Hanap tayo ng isang capacitor kung saan mayroon siyang 19 volts power rail. Okay, ito. Move muna natin to. Okay. So dito, explain ko lang po ito sa mga bago. Okay, focus natin. Okay. So kung mapapansin po ninyo, ito po yung atin pong power supply. So meron tayong coil. Meron tayong dalawang MOSFET. At meron tayong capacitor. So ito yung input na capacitor. Tapos ito yung MOSFET high and low. Ang high
Ibig sabihin, siya ay connected sa 19 volts. Yung low naman, connected siya sa ground. So, ito po yung kanyang coil. At ito po ay output capacitor. Meron siyang 1, 2. Meron siyang dalawa na wala pong capacitor. Okay. So, ito yung output capacitor. Ito naman yung input capacitor. Ito yung 19 volts. At ito naman yung 1.3 volts. 1.3 volts. Kasi po yung atin po memory ay PC3L. Therefore, siya po ay 1.35 volts. So, check natin kung ito pong atin pong primary power rail, which is itong capacitor na to is connected sa 19 volts power rail, ay shorted. Okay, hindi siya shorted. Testing natin. Dapat ganito po kapag shorted. Pag dinikit po natin yung negative positive probe, yan po yung shorted. Ano? Check natin ito kung shorted siya. Okay, hindi siya shorted. Yung main power rail natin, hindi shorted. E-check naman natin kung shorted yung mga secondary power supply niya. Okay, paano natin gagawin? Sa akin kasi ang ginagawa ko, para ma-check kung shorted yung kanyang secondary power supply, ibig sabihin, after nito, ito main power rail, ano? Ito power supply. So, ito yung output. 19 volts. Ito naman 1.3 volts. So, i-check natin lahat ng coil kung shorted. Pag shorted po siya, pansinin po ninyo, dapat siya ay 0 ohms. Okay? So, check natin to. Okay, lumalabas. Wala po siyang short. Mayroon po siyang 279 na ohms resistance. Hindi siya short. Check po tayo dito sa okay, dito. Hindi rin siya short. Hanap pa po na yung ibang coil. Okay, ito. May coil dito. Check natin kung shorted. Okay, hindi siya shorted. Yung kabilang coil, hindi rin siya shorted. Okay. Okay. Tanggalin muna natin yung kanyang heatsink. Okay. So, mapapansin niyo po, meron po tayo ditong coil. Ito, bilangin po natin. Okay, yung coil natin na nakikita ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7. So, meron tayong 7 coil. I-check natin lahat yun kung, siyang short, kung siya ay shorted. Okay. Hindi shorted. Hindi shorted. Hindi shorted. Hindi siya shorted. Okay. Hindi siya shorted. Hindi siya shorted. Hindi rin siya shorted. So, walang shorted. Bakit siya no power? Hindi naman siya shorted. Bakit kaya? So, possible may short ito somewhere else. Okay, next na gagawin po natin ay i-check na naman po natin, i-check natin yung MOSFET. MOSFET na. Dito na tayo sa MOSFET. Okay, check natin isa-isa yung MOSFET. Okay. Okay, may MOSFET dito. Okay, sa tingin ko hindi siya shorted dahil wala namang short ito sa coil. So therefore, wala tong short.
Okay, move tayo sa iba. Ito naman, meron tayo ditong isang MOSFET. Yung isa niyan ay nasa kabilang side. Oh. Okay, kung ang MOSFET natin yung nag-iisa lang, possible siya ay dual channel MOSFET. So, isang package na to, dalawang MOSFET na nasa loob. Ito ay meron siyang dalawang MOSFET. So, check natin kung shorted siya dito sa pamamagitan ng pag-ano natin sa coil. So, wala siyang short. So, wala siyang short sa primary power rail. Wala rin siyang short sa doon sa mga secondary power supply. So, balik tayo. Lagyan ulit natin siya ng power. Okay, wala siyang, kaya 19 volts. Ano tayo? 19 volts. Set mo natin yung ating multimeter ulit. Ayun, multimeter. Set natin siya sa voltmeter. Okay. So, check natin. Saan tumigil yung 19 volts natin? Meron dito. Pero wala dito. Okay. So, ito pong ating primary MOSFET, dapat mayroon po itong gate. Yung gate nito ay around 24 volts yung gate. So, check natin kung may 24 volt dun sa gate. Okay, so saan yung kanyang? Ito yung 1, pin number 1, 2, 3, 4. Microscope tayo. Microscope, microscope. Okay, yan. Hey, microscope. So, check natin ulit. Okay, pin number 1, pin number 2, pin number 3, pin number 4. So, ito yung ating source. 1, 2, 3, 4, yun yung ating gate. So, check natin kung mayroon siyang voltage, 24 volts. Check. Voltmeter. Okay. So, ang meron lang sa kanya is 0.8 volts. So, ano nangyari? Check natin dito sa source side microscope. 0.8 volts din. 0.8 volts din. So, bakit ganon? Kasi, kung ilan yung voltage gate, voltage na sa ating gate, yun din pong inilalabas na dito sa ating source side ng ating pong MOSFET, primary MOSFET. So, ulitin ko po, ito pong board natin ay wala siyang short. Wala siyang shorted. So, possible meron po siyang shorted, pero wala po siya doon sa hinahanap natin. So, ganito po ang gagawin natin ngayon. May check lang ako dito sa kanyang ito to. So, microscope tayo. So, ito yung kanyang charge controller. Check natin kung meron siyang 19 volts dito. Okay, meron siyang 18.42 volts. Bakit ganun? Ano? Nagkaroon siya ng voltage drop. Nagkaroon siya ng voltage drop. But check natin dun sa kabilang side. So, meron siyang voltage. Ang drop voltage drop niya is around 0.5 volts. 0.5 volts. Okay, check natin dun sa kanyang itong to. So, ilan ba yung voltahe niya? Oh, 19 volts. So, meron tong problem.
Dapat dito sa kabilang side ay 19 volts din. Okay, meron siyang voltage drop talaga, oh. 0.5. So, sa ibang technician, ito po ay medyo mahirap talaga hanapin. Kasi meron siyang short pero hindi natin alam kung saan siya nandun. So, yung technique na ginagamit po natin, palagi, doon sa atin pong previous video, ay gumagamit po tayo ng... Okay, balik na tayo dito sa ating ginagawa. Okay. Okay, yung gagawin po natin ay magja-jump tayo doon sa after ng primary MOSFET, secondary MOSFET, magja-jump tayo from here papunta dito sa drain side or sa output side ng kanya pong secondary MOSFET. Pero saan po natin yung gagawin? Okay, ganito po muna. Hahanapin muna natin yung... Wait lang. Okay, ganito. Doon tayo mag-jump sa kanyang secondary MOSFET. Sa second, okay, wait lang. Check muna natin to kung ito yung kanyang main power rail. So, check natin kung ito yung kanyang main power rail. Okay, so ito yung kanyang main power rail. Kasi ito siya, connected siya dito sa atin pong secondary MOSFET. So, ito po yung current sensing resistor niya. Okay, dyan tayo magja-jump. Microscope. Okay. Nagamit lang tayo ng flux. Okay, so okay, next, okay, magja-jump lang tayo dito. So, explain ko lang ulit. Ito po yung ating 19 volts power rail, primary MOSFET, secondary MOSFET, and then current sensing resistor. Or yung kanyang power is RC. 19 volts po ito. Okay. So, test po natin sa multimeter natin for sure, para sigurado. Siya ba ay shorted? Hindi shorted. Hindi shorted yung ating 19 volts power rail o main power rail. Okay, yan po. Hindi siya shorted. So, try po natin siyang NGCAN dyan ng 19 volts. At titingnan natin kung ano po ang magiging reactions nitong atin pong laptop.
Okay, meron na tayong, oops, hindi po yan. Nagamit tayo ng alligator clip. Okay, so ito yon. So ilagay natin siya sa negative. Okay, ang gagawin po muna natin ay iseset muna natin siya sa six volts. Yan. Magto-troubleshoot muna tayo. Babaan muna natin yung voltage. Okay. Lalagay natin. Okay. So, hindi siya nagkaroon ng voltage drop. So, wala po tayong short. Hindi po shorted yung ating main power rail. Okay. So, i-try natin ang 19 volts ngayon. Okay, 19 volts. Try natin. Okay, 19 volts. Yan, nakaset sa 19 volts. Okay. Meron ako napapansin dun sa ating ano. Para siya nagpiplik. Nagpiplik ba siya? Off. On. Yun, nagplik siya. Oy, nawala. Okay. So, ganito ang gawin natin. Okay, nagkaroon siya ng ilaw. So, ibig sabihin, good na itong ating laptop. Good na itong laptop natin. Check natin kung mabubuhay. Check natin kung mabuhay. Tingnan ko ng HDMI, bro. Okay, try natin siyang i-open. Okay, nga pala, para ma-check natin. Check muna natin kung meron siyang 3 volts at saka 5 volts ELW power or always power. Check muna natin kung meron. Okay. Check natin sa volt, set natin sa voltmeter. Wala. Wala din. Yung atin pong power button, check natin kung merong 3 volts. Okay, meron siyang 3 volts. Okay. So, hindi active yung kanyang 3 volts and 5 volts, always power. Possible ay meron lang itong regulated regulator. So, try natin i-open. I-power on. Okay. Power on. Okay. So, nag-power on yung ating nag-power on ang ating laptop. Check natin yung voltage. Okay, 19 volts, 208 milliamps.
So, check natin kung meron siyang display. Check mo kung may display. Here, itong isa. Isa pa. Sapa. Wala siyang display. Okay, umiinit yung processor. Okay, dito na lang. Kukunin ko to. Okay, power on. Power off ulit natin. Power on. Okay, nag-power on. Okay, good. Nag-display siya. Nag-display siya. Ayan. Okay. Nag-display yung atin pong laptop. Okay, nag-display. So, ito na yung ating laptop. Okay, so hindi ko pa nilalagay yung hindi naman mainit yung kanyang processor. Okay, may current draw siya na 19 preset voltage natin is 19. Meron siyang 226 milliamps na current draw. Siya po ay nabuhay na. At meron na siyang power indicator dun sa kanyang DC jack connector. Okay, so i-mount ulit natin tong ating camera. So meron lang akong i-check. Nahanap ko dun sa model na to kung meron siyang 3 volts and 5 volts. Kung meron siyang 3 volts, meron siyang 5 volts. So, sa model na to, hindi active agad yung kanyang 3 volts and 5 volts. Meron lang siyang 3 volts dito sa power button. So, pag pinower button natin to, saka po mag-on yung kanya pong 3 volts and 5 volts at yung iba pang power supply. So, ngayon, so yung technique na ginawa po natin dito ay voltage injection o bypass, binypass po natin yung primary and secondary power rail. So, try po natin kung magagawa po natin matroubleshoot pa ito para malaman po natin yung talagang problem ng ating pong laptop. Okay? Off muna natin. Tanggalin po natin yung ating jumper wire. Okay, tanggal na. Okay. Okay, next. So, ang gagawin po natin ngayon sa ganito pong mga problem ay meron lang tayong i-check na isa pa na po pwedeng maging cause ng problem niya. Okay? Set lang po natin yung ating tester sa diode mode. Okay. Diode mode. Okay, ang gagawin po natin ay ganito. Check natin yung primary. Ito po yung pinaka talagang conclusive part nitong ating
video. I-check natin siya dito sa okay, diode mode. Diode mode. Okay. I-check natin tong MOSFET na to kung siya ay shorted. Hindi siya shorted. Okay. Hindi siya shorted. How about itong isa? Ayun. Shorted yung kanyang secondary power rail. Ayun, shorted nga yung secondary power rail. So, yun yung problem natin. Yung kanyang secondary power rail, yun ay shorted. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay maghahanap tayo ng schematic. Okay, by the way, yung ating po pala ang ano ay yung model po ng atin pong motherboard ay DH00P1MV6D0 Revision D. Tapos meron siyang model 0P1. So yun po hanapin natin schematic. Okay, so hanap tayo ng schematic. May nagawa na ako nito. At meron na rin akong schematic nito. 0P1. Ayan, may lumabas. 0P1. 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 Okay, check natin doon sa search natin yung charger. Control F. Charger. Okay, so ito yon. So explain ko lang po itong atin pong na-encounter na problem dito sa laptop na to. So, meron siyang 19 volts galing dito sa kanyang DC jack. Okay, papunta dito sa kanyang diode, doon sa diode kanina nakita natin. Tapos, dito sa drain side ng primary first MOSFET niya, meron siya ditong excuse me. Meron siya ditong 19 volts, pero doon sa kabilang side, sa source, wala siyang 19 volts. Yung gate niya is 0.80 point 0.8 volts. So, therefore, ang problem niya ay wala siyang gate. Walang voltage dun sa gate niya. So, yun yung kanyang ECDRV signal. So, ang ginawa natin, nag-jump tayo from here, papunta dito sa positive power SRC o power source. And then, we found out later na yung kanya pong problem ay ito pong secondary MOSFET na siya ay shorted. Ito. Pero hindi siya nakaka-apekto doon sa power nung atin pong laptop. Yun. Hindi naman siya nakaka-apekto. Kasi nabuhay pa rin yung laptop natin. Pero ang gagawin natin, dahil siya shorted, papalitan po natin. And then, i-check natin kung magkakaroon siya ng 24 volt doon sa gate. So, yun po ang gagawin natin. So, ang atin pong MOSFET ay in-channel MOSFET. In-channel MOSFET yung ating secondary MOSFET. So, check natin. Okay. Alam ko meron akong MOSFET.
Okay. So, meron tayong MOSFET dito. So papalitan natin yung MOSFET. Okay, so ayos na, napalitan na natin. Okay, next. Check natin kung shorted pa rin. Okay. Continuity mode, check natin kung shorted pa rin. Okay, so wala na po tayong na-detect na short. Okay, wala na. Check natin yung MOSFET kanina. Okay, check natin kung shorted. Okay, shorted. Okay, shorted siya. So, ang pagtetest pala ng MOSFET ay from drain to source and source to drain. Yun lang po ang itetest natin sa MOSFET. Yung pin 1, 2, 3 or yung pin lang sa gitna ang kukunin natin. Doon tayo sa microscope. Para ma-check natin kung sira yung ating MOSFET ay doon na lang sa microscope muna. Nawala ba yung microscope? Okay. Okay, check po natin. Webcam yan. Webcam. Webcam yan. Okay. Ayun. So, check natin itong ating MOSFET. So, linisin muna natin. So, ito explain ko po sa ating mga kasama o sa mga aspirant na technician para mas maintindihan po nila.
Okay. Masahan. So, ito na ito ating MOSFET. Paano natin masasabing siya ay sira? Okay, so okay, doon po sa mga hindi pa po masyadong alam kung paano po ang pag-check ng MOSFET. Okay, ito po. Papansin po ninyo, meron po siya ditong mark, yung dot. Yan po ay, siya ay pin number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dito po sa ano na to, ang kanya pong source ay pin number 1, 2, 3. Yung 4 is yung gate. 5, 6, 7, 8 yun yung drain side. So, dapat, pag nagtetest po tayo nito, wala po dapat continuity ang source side doon sa drain side. Okay. Hindi kagaya nito, meron siyang continuity. So, ibig sabihin, siya ay shorted. Okay. So, ulitin natin. Siya ay, pag nagtitesting ng MOSFET, doon lang tayo sa gitna, oh. Ito sa gitna ng pin. Yan. Yan, tsaka yung isa pa. Wag natin i-touch yung isa, yung pin number 4. Kasi po pwedeng mag-short yan, mag-contact yan. So, to make sure na kailangan ma-reset natin yung atin pong MOSFET, i-touch natin siya para ma-reset. Kasi possible na na-touch natin yung gate side, nagkaroon siya ng power, kaya nagkaroon siya ng conduct. Nag-conduct siya o nagkaroon siya ng short. So, text natin ulit. Dapat wala siyang short. Ayan o, may short siya. So, ibig sabihin, ito pong ating MOSFET na nandun sa secondary natin ay shorted. Siya ay nag-cause ng kung bakit wala siyang power. Okay. Ganyan po talaga live. Okay, so balik tayo dito sa ating laptop. Okay, so ito testing pa natin to. Inisin muna natin. Okay. Okay, next, nandito na tayo. Okay. Linis mo na. Wow! So, napalitan po natin yung atin pong faulty component. Ito pong secondary MOSFET natin. Siya ay nagkaroon ng short. So, ang gagawin po natin ay i-plug po natin itong ating power. Check natin kung magkakaroon na siya ng power. Okay, nakikita naman po, no? Malinaw sa screen. Okay, good. So, nagkaroon na siya ng power indicator. Check natin kung meron siyang 19 volts doon sa ating main power rail. Okay, ito po ay ground. Ito naman po ay positive. Check natin. Set muna natin sa yan, voltmeter. So, meron siyang 19 volts. Okay, 19 volts. Ito po ay
19 volts. Okay, pumasok na. Nagkaroon siyang 19 volts. Doon sa kanyang gate side, meron diyang 24 volts. Okay, 24 volts. So, na-restore na natin yung ating pong 19 volts power rail. Check na lang natin, shortcut. Dun sa output side, 19 volts. Wala siyang voltage drop. 19 volts sa current sensing resistor is 19 volts. So, ayos na po yung ating laptop. Na-restore na natin yung kanyang power. Okay, ngayon, itry po natin siyang i-boot. Ilang minutes na tayo? 1 hour. 1 hour and 9 minutes na. So, balik na ulit tayo dito. So, naibalik na po natin yung heatsink. So, ang gagawin natin ay natin siyang bubuhayin ulit. Okay, na-plug na po natin. Okay, papapansin ko po sa inyo. Okay. Pa-power on po natin siya. Okay. Sa HP model na ganito, usually pag nagkaroon tayo ng ganitong current draw, nagkakaroon na siya ng display. Nagde-display na po 'yan. Dito sa ating HDMI. Okay. Patayin po muna natin. Okay, bubuhay natin ulit. Okay, yun. Okay. Yun po. Yun na po siya. Yun. So, okay na po yung atin pong repair. So, yan po ang kanyang current draw. 219 milliohms. Bakit ko po sinasabi ito pong significant current reading? Kasi para malaman natin kung siya ay magde-display. Kasi mayroon po kasing power on po natin, ang nagre-register lang is 80 milliamps. So, ibig sabihin nun, mayroong mga components na hindi gumagana or hindi active. Hindi na kukumpleto yung kanyang power sequence. Okay. So, okay na po itong ating repair. Okay, shut down na po natin. Okay. Okay, so okay na po yung atin po repair. Try po natin siyang ibalik dun sa kanyang mismong unit.
Okay, so yun po mga kaibigan, mga ka-FB. Ayun po, isa na naman pong successful repair ang atin pong ginawa sa araw po na ito. At maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Hanggang sa muli po. Bye-bye po.